Good evening mga kapuso. Sumagot na si MTRCB Chairperson Lala Sotto sa mga batikos kasunod ng pagkalat ng mga litrato ng courtesy call sa kanya ng grupong kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, Inc. o KSMBPI. Ang grupong ito ang nagsampa ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes laban sa TV host na sina Vice Candidate Ion Perez kaugnay ng controversial na episode ng It's Showtime. Ang episode na ito ang naging basehan ng pagsuspinde ng MTRCB sa programa. Ayon kay Sotto, noong August 24 pa ang courtesy call na ito, kung saan nagpahayag lang daw ng suporta ang grupo sa mga ginagawa ng MTRCB. Aniya, wag daw lagyan ng malisya ang mga litrato. Ang courtesy call na yan naganap bago pa nagsampa ng reklamo ang grupo laban kina Vice at bago pa inilabas ang suspension notice ng MTRCB laban sa It's Showtime. Batay din sa pahayag, itinanggi ng KSMBPI na naimpluwensyahan sila ng MTRCB sa paghahain ng reklamo. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ng MTRCB Board of Directors na nakatanggap ng mga rape threats at death threats si Sotto nitong mga nakalipas na linggo, bagay na kanilang mariing kinundena. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.